hindi bababa sa 7 ang iniwang patay ng Bagyong Helen. 5 sa mga nasawi ay mula sa Region 1. Sa ilang lugar sa La Union, kahit maaraw na, lubog pa rin sa baha. Mula sa San Fernando sa La Union, nakatutok live si Sandra Ginaldo. Sandra? Mel, dito po sa La Union ay maghapong sumikat ang araw at ang mga tao dito ay sinikap na ibalik sa normal ang kanilang buhay. Pero meron po isang pamilyang nagluluksa at yan nga po ang pamilya na isang magsasaka na binawian ng buhay sa kasagsagan ng Bagyong Helen kahapon. Huminto na ang pagbuhos ng ulan sa Naguilian, La Union, pero may bagyo pa rin sa dibdib ni Perlita Arumin. Ang kanya kasing manugang na si Sabino, binawian ang buhay sa kasagsagan ng Bagyong Helen kahapon. Ay, masipag siya. At saka matulungin niya ang ko. Sabi ko, Lord, buhayin mo ang anak ko ako. Habang malakas ang ulan, nag-alala raw si Sabino para sa kanyang mga alagang manok at kambing. Kaya dinalaw niya mga ito sa bukid na kanya ring sinasaka. Makalipas ang ilang oras, sinundan siya ng kanyang asawang si Maria Teresa. Ang nadatnan ko sa bukid, nakahandusay na siya doon sa may palayan na tubig na nakadikit yung kuryente sa kanyang paa. 5 ang naitalang patay sa Region 1 ayon sa OCD dahil yan sa Bagyong Helen. Maghapon mang sumikat ang araw sa La Union, may baha pa rin sa ilang lugar. Ilang barangay naman sa bayan ng Luna, mataas pa rin ang baha. Sa barangay Rimos 4, hanggang baywang pa rin ang tubig. Sa Rimos 5 naman, lagpas tao pa rin. At sa barangay Bungro, mistulang dagat ang palayan. Saan po kayo nanggaling? Sa Manggagamot po. Darigayos. Opo doon. Pero taga Darigayos po kami. Gano'ng kalalim po doon? Hanggang dito ho. Bakit po, sa kayo, ano po ang ginawa niyo? Pinagamot ko po itong bata. May sobi-sobi po. Balsa na rin ang gamit na transportasyon ng mga residente. Ang tulay naman ng daramuwangan sa bayan ng Naguilian, hindi madaanan dahil hinukay ng agos ng tubig ang ilalim nito. At habang sinisikap ng mga residente na makabangon, namahagi naman ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga biktima ng baha sa bayan ng Bawang, San Fernando at Luna. Maraming salamat po sa GMA. Nagpasalamat ba ako sa tulong ng GMA? Mel, sa buong Region 1 ay meron tayong 12,000 na evacuees pa rin. Ayon po yan sa OCD Region 1. At ang estimate naman po nila sa damage sa rice, sa corn at sa fisheries ay nasa 49 million pesos. Initial pa lamang po iyan. So yan po ang pinakauling ulat mula dito sa San Fernando, La Union. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.